mga kaibigan. Tayo po ay sinubok ng panahon dahil noong pong 2020, tayo po ay may nunal sa ating paa. Ang akin pong kaliwang paa ay may nunal at ito po ay kasinlaki ng nips. Ayan po, nasa picture. At dinala ko po yan sa hospital sa tulong ng aking mga employer. Ang akin pong employer ay mga doktor. Dalawa pong employer ko ang doctors, kaya po tayo po ay natulungan nila. Pero po yung iba ko pong employer ay regular lang po sila, mga normal, pero sila po yung kasama ko nang ako po ay nagkamero ng ganitong sakit. At na-diagnose po ako noong October 2020 nang meron po akong melanoma skin cancer. Ano po ang melanoma skin cancer? Ito po yung isang uri ng sakit na napaka-rare dahil ito po ay sa aking nunal sa paa, siya po ay buhay. At nang makuha po ang resulta ng biopsy, siya po ay melanoma skin cancer na kailangan pong alisin, tanggalin ang aking sakong. At ito po ang aking first operation noong November 2020. Unang operasyon ko po ito na tinanggal po ang aking sakong na kasing laki ng lemon. Ayan po yung aking first operation sa St. Louis Hospital dito sa Paris, France. At syempre, hindi na po tayo makapagtrabaho, kaya nag-start na po ang ating, ang tawagin po dito sa Paris ay arrêt de travail or stop working. Ayan po yung simula ng aking journey kung saan ako po ay pabalik-balik ng hospital ng 6 na buwan. Ayan. Ito po, the first day I take barley, nung pumawag at nag-message sa akin ang aking upline mentor, si Mentor Balot Galitani, siya po yung nag-introduce sa akin ng barley at kung saan ako po yung nag-order agad ng 3 box ng barley para po siyang inumin ko. Dahil alam ko po na nakikita ko po sa mga YouTube kay Miss Maritoni Fernandez at saka po sa aking pagbabasa, scrolling sa Facebook. Alam niyo po, mahilig po talaga ako mag-Facebook. Kaya nabasa ko po na maganda ito. So, ginawa ko po, nag-order ako at mabilis naman niyang i-deliver. At yan po yung aking ininom. Ayan po, yung pong naglilinis na yan sa aking paa, sa middle ng picture, doktora po yan. Siya po yung kaibigan kong doktora na tumulong sa akin, isa sa mga tumulong kung paano po ako ay nadala sa hospital. At eto po, yan po yung sugat ko ng first operation. At araw-araw po akong nililinisan ng nurse. May dalawa po akong nurse na napunta rito sa aking service room. Dalawang French nurse na padala po ng hospital para po, kasi hindi ko po kayang linisin at hindi ko rin po kayang tingnan ang aking sugat. Kaya everyday po, nililinis niya yan ang aking sugat. At araw-araw po akong dinadalaw ng nurse, isa sa umaga at isa rin po sa gabi. Ayan po, after drinking barley in just 1 week, dalawa pong barley sa umaga, every morning, empty stomach, at 2 barley sa gabi, bago matulog, eto na po yung resulta after 1 week. Kaya sabi ko ba, maganda talaga, super amazing, magaling na ako, sabi ko sa sarili ko. Natuwa po ako noon kasi sabi ko, pinicturan ko, pinadala ko kay Mentor Balot, sabi niya, wow, ang galing. After 1 week, pero hindi pa puro natatapos. Siyempre, may another operation na naman po tayo. Yan po is on December 31 po, 2020. Siyempre, marami pong preparation. Marami pong mga examine. Lahat po ng examine, nangyari sa akin. Name it, naranasan ko po. Scintigraphy, echography, excuse me, lahat po, MRI, colonoscopy, endoscopy, lahat po, scanner, ultrasound, lahat po dinaanan natin yan. At ang pinakahuli po, kinalbo pa tayo kasi ang sabi po ng aking doktor, onco-dermatolog, ako daw po ay ooperahan sa ulo at yung pong tatanggaling laman ang siyang itatagpi sa aking sakong.
Ayun po. Pero before that, siyempre po, nung umaga bago tayo operahan, dadalhin po muna tayo sa X-ray room para po tingnan kung ilan po yung tatanggalin sa aking singit na kulani or lymph nodes. Kasi kailangan pong tanggalin din yon, kasama din po yon para maalis po lahat ng aking cancer. So, ibig sabihin po, nung umaga, alas 6 pa lang po for preparation, uminom po ako ng barley. May baon po akong barley sa hospital. Ayan po yung picture na ininom ko muna yung barley before ng aking X-ray. Kasi ang aking po operasyon ay tatagal ng 8 hours. Kasi ako po ay lalagyan ng anesthesia na ako po ay matutulog ng 8 oras. O, yan po ang aking picture na kung saan ako po ay siyempre kasama natin si Lord, nagdasal, uminom ng barley, at naniwala sa kanya na hindi niya tayo pababayaan. Ayan. Ito po yung aking sugat ng aking sakong. Tinanggal po yung aking sakong kasi laki na po ngayon ng apple. Hindi na po kasi laki ng lemon. Mas lumaki na po. Kasi malaki po yung tinanggal sa aking sakong. Ayan po yung kung saan ako po'y nasa ospital. At ang sabi po ng aking onco-dermatolog, ako daw po'y magi-stay sa hospital ng 5 days or almost 1 week. Pero ang good news, mga kaibigan, kinabukasan, January 1, 2021, tayo po ay na-discharge. Dahil malakas po ang ating immune system. At talaga pong napaka-amazing, super powerful po ng ating amazing pure organic barley. Kinabukasan din po ng hapon, before mag-6, tayo po ay na-discharge na sa hospital. So patuloy po ang ating gamutan, patuloy po ang ating inom ng barley, patuloy po ang pagpunta ng nurses dito sa aking service room. Every day po yon. Wala po tayong ginawa kundi uminom ng barley. At mag-stay lang dito sa bahay para po tayo ay makinig sa Facebook na kung saan meron pong training. Kasi wala po tayong gagawin kundi mag-stay sa bahay dahil aret de trabay po tayo. Ayan, January 20 po, eto na po yung sugat ko. After po ng marami nating nainom na barley, 2 sachet every day, 2 sachet every afternoon. Siguro po 50 boxes ako ng barley hanggang ngayon. Nagtitake pa po tayo ng barley. Ito na po yung ating ano. At ito po yung pinakamagandang balita. Ito po yung binigay sa akin ng doktor na certificate na ako po ay cancer-free. Sa lahat po ng ating pinagdaanan, lagi po tayong minomonitor ng mga doktor sa St. Louis Hospital. Nilabas po nila yung certificate na ako po ay cancer-free. Ibig sabihin, naalis na po nila lahat ng aking cancer sa aking paa, pati na rin po yung aking kulani sa singit. Kaya po, sa tulong at sa awa ng Diyos, tayo po ay cancer-free. Ayan po, March 5, 2021, tayo po ay maliit kita nyo naman po na nag-close na ang aking sugat. Maliit na lang siya. Tuloy pa rin po tayong uminom ng barley. Hindi po natin pinababayaan na makaligtas na uminom ng barley. At ito po ang aking pong test kasi talaga pong hindi pumayag ang mga doktor na hindi ma-examine ang aking intestine. Tayo po ay dumaan uli sa pagsusuri ng colonoscopy, gastroscopy, endoscopy. At nakailang pong ulit na kinuna nila yung picture ng aking bituka. Pero syempre, lagi po tayo uminom ng barley bago tayo pupunta ng hospital. Everyday po. Ayan po yung aking bituka. Malinis ang aking bituka. Kaya po natuwa rin ako sa resulta, pati po yung aking mga doctors. Kasi nagugulat po sila. Talaga pong maganda yung resulta. Sobrang maayos ang lahat ng feedback sa mga binabasa nilang resulta. Kasi kung ako po ay merong diabetes or kung ako po ay may mga ganon, posible pong puputulin yung paa ko, di po ba? Pero hindi. Napakagaling po talaga ng ating amazing pure organic barley. At eto po, ginawa po natin ang paraan. Pagkatapos po natin na makaraos, tayo po ay nakakapagsapatos. Nag-jade package para po mas marami tayong matulungan. Ang akin pong pamilya, ang akin pong magulang, ang akin pong inay, umiinom siya po ng barley. Siya po ay 78 years old na.
sa tulong po ng barley, everyday po, tuwan-tuwa ako na malakas po siya. Minsan meron po siyang sipo na konti, pero sa tulong po talaga ng barley, amazing pure organic barley, nawawala po agad-agad ang kanyang sipon. Ayan po talaga yung kagalingan ng barley. So ito po, sa akin masasabi, put God first and everything else will follow. Ito po talaga, nag-join po tayo dito sa IM Worldwide Company para po ma-share natin. Sobrang ganda at marami po tayong matutulungan pa. Hindi lang po natin kailangan na uminom ng synthetic medicine kasi ito pong barley makakatulong. Kung kayo po ay, syempre, mas mahal po yung ma-ospital. Mahal po talaga. Ako po, ang hospital ko po, bill dito sa isang session is 10,000 euros. Totoo po yun. Ako po kasi inaperma. Kaya ako po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa akin niya po ibinigay ang pagsubok na ito. Lagi ko po sinasabi sa inyo, sa lahat, hindi sa inyo, hindi sa pamilya mo, hindi sa pamilya na nanonood ngayon, kundi sa akin. Kasi sa tulong po ng mga nandito sa government, ako po yung libre sa hospital. Wala po akong binayaran ng hospital bill. Lahat po ng aking gamot from the pharmacy libre kasi ako po ay may papel at ako po ay may mutual ng tinatawag. Pero kung sa ordinaryo lang po na mga walang papel pa or magbabayad po ng malaking halaga, syempre kawawa po yung pamilya sa Pilipinas na umaasa. Kaya po, ayun, nagpapasalamat po ako doon. I am grateful and thankful na ako po yung nakaranas ng ganito. At ngayon naman po ay maayos na ako. Ayan po yung latest picture ko ng aking paa. Iyan na po ngayon ang aking paa. Kaya pag nakikita ko po yung picture, ako po ay napapaluha. Dahil ako po ay nagpapasalamat kay Lord dahil naligtasan ko po itong pagsubok na ito. Hindi po ordinaryo na meron tayong mga nunal or sugat. Kailangan po natin magpa-check up. Huwag po nating baliwalain. At kailangan din po nating alagaan ang ating sarili para po maalagaan. At hindi tayo magkagastos ng malaki. Uminom po tayo ng barley. Napakahalaga po na healthy tayo kasi health is our real wealth. Wala pong ibang tutulong sa sarili natin kundi ang ating sarili lamang. Yun po talaga. Ayan, my favorite verse, commit to the Lord, whatever you do and your plans will succeed. Thank you so much and God bless. Thank you, maganda sa IM Worldwide po. Talagang agent of hope. So, isinishare namin ito. Gusto namin mapakinggan mo. Gusto namin mapanood mo. Ito po ay real life testimony ng ating mga members, distributors, consumer ng ating organic pure barley. Ayan. So, God is really good. All the time, God is good. God bless you daw, Mentor Chloe, sabi ni Mentor Merlin. Ayan, so ang dami men, sobrang daming inspired sa'yo tonight. Grabe. Oh, thank you for sharing, Mentor Chloe. Kaya hindi talaga aksidente po no, na napapanood mo to. At the same time, kung tayo ay distributor na, the more that we have to share our amazing product talaga sa lahat ng mga tao. So, men, siyempre po, di ba nung nalaman mo na nagkaroon ka ng cancer, siyempre may mga medications na binibigay or kaya pwede kasi the usual na reaction pag ganyan, ayaw nila magsubok ng iba dahil may prescribe ang kanilang mga doktor or may mga iba rin tayong napapakinggan na hindi inaallow ng mga doktor or kung sino man po ang tumingin doon sa pasyente na gumamit po ng mga herbal or kaya any product other than doon sa prescribe nila. So buti po sinubukan nyo. Kasi ano po ba ang naging deciding factor? Or hindi ka ba pinigilan? O ito po ay kusa lang ba? So kasi baka may mga nakikinig sa atin ngayon na na-inspire po sa inyo tonight pero baka nag-iisip na pwede po kaya itong iinumin or gamitin lalo na't meron po ako iniinom other than, I mean, meron silang mga medical medicine, may mga medicine sila na iniinom. Mens, ang barley po kasi ay no pesticide, no chemicals na ingredients. Kaya kahit po tayo may maintenance, pwede po siyang isabay.
At kaya po ako uminom niya, nung first po na diagnose ako, wala po talaga akong iniinom na gamot. Hindi po ako binigyan ng doktor kaagad-agad. Kaya yan po talaga ang ininom ko. Wala po akong doktor. Nung nagkameron na lang po ako ng gamot na binigay nila, nung naoperahan na po ako, nung second operation, na ang gamot pa po is tramadol, pero hindi ko po ininom. Wala po talaga akong ininom na kahit anong synthetic medicine. Wala po. Promise. I-donate ko po yung mga yon last year sa pharmacy. Binalik ko po sa kanila. Wala po akong ininom. Grabe yan, no? Tramadol, pain reliever yun, tama, men. If I'm Opo, not wala mistaken. po. Hindi ko po siya ininom. So, ibig sabihin po, parang, I mean, ano mo talaga, dahil wala ka namang iniinom na gamot at nakita mo ito, hindi ka nagdalawang isip dahil alam mo, ang barley ay organic at hindi naman harmful ang mga organic products sa atin. Tama? Yes po. Yan, tama po, men. Tama. Para ma-boost yung immune system mo. Kasi yun yung typical na tanong ng iba na what if may mga maintenance sila, pwede ba nilang iinumin ito? So, ako suggestion lang naman natin, no? Pwede naman, yes, talaga mag-ask sila ng medical advice and or ito naman ay kumbaga, iinumin natin on the side. Para ka lang nagiinom ng vitamins, pero ito, mas kumpleto nga lang po, ano? Kasi from lahat ng nutrients na kailangan ng katawan natin, nandito na sa superfood na to, no? Itong barley. So, okay, ganun po pala, no, men? Talagang, ito na po yung ininom mo. Kumbaga, wala ka namang gamot before. Okay, tapos dinonate pa ni po. Chloe. Wow! Diba? So, ayan. Ano pa yung question? Nung nag-uumpisa ka, men, once a shay lang ba talaga siya every day? Or nag-titrate ka, dumagdag ba siya nung gumagaan na yung pakiramdam mo? Or nag-stick ka lang sa once a shay every day? Hindi po, mens. Bali, yung nag-take po ako nung unang sa 3 boxes na binili ko, ayun po, nag-try po ako ng 1 sachet sa umaga, 1 sachet sa gabi. Pero, nung pong nakita ko maganda yung resulta, simula po noon hanggang noong ako po ay naoperahan, 2 sachet sa umaga, 2 sachet sa gabi. Kaya po talagang nag-avail agad ako noon ng silver. Ako po yung nakaubos ng boxes lahat na yon. Yung una Okay, kong so ayun. Kasi baka isipin din ng iba na meron ba tong overdose, no? As per Mentor and Ketaton, wala naman talagang overdose ang ating barley product. So, kaya napaka-helpful niya sa ating kalusugan. Ayan, nag-4 sachet pala si Mentor Chloe, no? Grabe, kesa naman dun sa magkano yun, men, 10,000. Sabi mo, magkano po yung gastos? Ang gastos po kasi ng kada punta ko sa ospital, sa 10,000 euro po. 10,000 Magkano euro. Yun sa Philippine peso? 500,000 po. Grabe, 500. Times 56. Ay, you mean 500,000, men? Opo. Grabe, kalahating million. O, di ba? Napakamahal. Napakapangit na nga ng pakiramdam magkasakit at gagastos ka pa ng ganun. Mas lalo nga namang sasama ang pakiramdam natin, di ba? So, 6 months po akong walang trabaho. 6 months din akong balik-balik ng hospital. Ayun, talagang pagsubok po ito na binigay ni Lord na maganda naman talaga ang naging resulta kasi nga nakilala ko si IM Worldwide. May extra income pa ako na maganda. Sobrang ganda po talaga. Agree ako doon kay Mentor Chloe, no? Pero grabe, na-shock lang ako doon sa amount. Isipin mo, no? Kung tayo ay nagtitipid sa ating mga sarili at hindi natin talaga pinapangalagaan, ito yung posible kasing mangyari in the future, eh, no? Yung mga bagay na kinakaligdaan natin at tayo ay na kumbaga tinitake for granted natin yung mga katawan natin ngayon, darating ang araw, sisingilin talaga. Tsaka at the same time, meron kasi mga tinatawag na hereditary, no? Ito yung mga nakukuha natin sa ating, kumbaga, genetic, so sa ating pamilya, di ba? Nanay, tatay, kapatid, kaya tinatanong yan as history ng mga ano po, ng mga nurse kapag tayo ay nagpupunta sa hospital. Pero ayun, thank you Lord, Mentor Chloe, yung 4 sachet, di naman natin ikakahirap, no? Lalo na pag member ka ng IM Worldwide, kaya nako, kung ikaw ay hindi pa member, yung tao nag-tag sa'yo,
Huwag mong hahayaan. Kulitin mo siya. Dapat ikaw ay maging part na nito at gawin mo na rin maintenance. Ito ang magandang maintenance sa katawan. Tama ba, Mentor Chloe? Kasi Tama po. Hindi pa harmful sa katawan. Nakakaganda siya ng ating kalusugan. At the same time, nako, meron ding business side, no? So, anyway, hindi yun ang priority natin for now. Ang goal lang natin, ma-inspire yung mga viewers na talaga mag-switch na sila sa organic product. Kasi, sabi nga, safe synthetic is okay, natural is better, but organic is the best. Kung kaya't ang daming nabuhay ng matagal nung panahon kasi sila lamang ay nakafocus sa mga masusustansya talagang pagkain, di ba? Mga gulay at mga prutas. Eh ngayon, sa ating henerasyon, napakabilis ng mga facing ngayon, di ba? Instant lahat. So, kaya po talagang instant din ang mga nangyayaring hindi maganda sa ating katawan. Kaya, ayun po, sa lahat ng mga viewers na hindi pa member, kulitin mo yung taong nag-tag sa'yo at magkaroon po kayo ng pag-uusap na ito talaga ay masimulan mo at maging part ka ng I Am Worldwide, makainom ka ng ating amazing pure organic barley egg or baka may kakilala ka, pwede mong i-share sa kanya. Okay? Pero pag nagsisimula pa lang, ilang sachet ba dapat everyday? Ito po ano, kung nagsisimula tayo, pwede naman po yung 1 sachet everyday talaga. Kasi yung minimum required ng katawan natin na 3 grams, nandun na sa isang sachet natin. So, nagkakaroon po tayo ng titration na tinatawag, tinataas natin yung mga dosage. Or kunwari, nag-start ka sa isa, sabi ni Mentor Chloe, naging maganda ang kanyang pakiramdam sa umaga, sa gabi. Ang ginawa niya after a week or after how many days, no, tinaas na niya ng 2 sa umaga, 2 din sa gabi. So, important, ikaw naman na makakapagsabi nun eh, ma-feel talaga ng katawan mo kung, I mean, yung effect. Yeah, so wala naman tong hindi magandang epekto sa katawan or side effect na kung tawagin. Kaya po maganda lang na makapag-start muna tayo kahit sa minimum required lang. And then eventually titrate natin. Ayan. Tapos syempre ugaliin uminom ng tubig. Kasi para talaga mag-circulate siya sa ating katawan at mabilis po ang pagdaloy, no, sa ating katawan, yung epekto niya, uminom po tayo ng tubig. At least, sabi nga, no, 8 glasses minimum per day or 2 to 3 liters, mas maigi. Diba? Para, again, mas mabilis ang sirkulasyon sa katawan. Mas mabilis ang epekto hanggat maaari. Okay? Tsaka, mens, dagdag ko lang po, nung panahong yan, kasagsagan po ng COVID, di po ba, sa dito. Sa tulong po talaga ng Amazing Pure Organic Barley, hindi po, yung balik-balik ako sa hospital every other day. Kasi hindi naman po ako na-confine eh, balik-balik sa iba-ibang pupuntahan na test na laboratory, hospital. Hindi po ako tinamaan ng COVID. Yun talaga po, promise. Kaya napakaganda po talaga ng Amazing Pure Organic Barley. Malakas ang immune system. Ayun, thank you, Met, sa ating kadagdagang ano, testimony, no? So, opo, isa din po tayo sa gumagamit ng product na yan. Hindi natatakot lumabas, no? Ang lakas ng loob. Pero, totoo po yun, dahil napakaganda, lahat po kasi, again, ang mga nutrients ng katawan natin for body proper functioning, nasa barley na. So, nakakatulong po ito para mag-boost ng ating immune system, kung kaya't, talagang pinapalakas niya yung ating resistensya. So, kahit siguro tayo ay may makatabi na, kumbaga may virus, no, kahit ayan ay umubo o matching o kung ano paman, airborne kasi ang ating COVID-19 po, no, na virus, hindi po tayo dadapuan yan, lalo na kung mataas ang ating resistensya. Kaya nga lagi tayong pinapainom ng vitamin C na kung saan rich na po yan in barley at meron pa tayong immunergy, no? So dito po sa Ayong Worldwide, we offer variety of products depending on your health concern na pwedeng makatulong ba, okay, para mas lalong gumanda ang ating pangangatawan at kalusugan. So, supplement po ang ino-offer natin dito at hindi gamot, okay? Dumating po ba sa point na napanghinaan ka ng loob talaga or ikaw ay kumbaga talaga nanampalataya lang at dahil alam mong may produktong ito na sinasabi mong nakatulong sa iyo, eh hindi ka na po nag-worry. Ano po ang naging kumbaga reaction mo noon? Dumapo ba sa isip mo sumuko or hindi magtiwala sa ating product o kung ano man ang naisip mo nung mga panahon na 'yon?
Yung sa doctor ko po sa hospital, sina nung kinausap ako ng onco-dermatolog ko na A, sabi niya, kailangan ka dumaan sa immunotherapy. Kasi 3 years ka lang mabubuhay. Kasi binigyan niya talaga ako ng tanning na 3 years lang daw ako mabubuhay kung hindi ako dadaan sa immunotherapy, at kasi natanggal na namin na nila yung cancer sa pa ako, sa sakong ko. Pero sabi ko sa kanya, kasi nagpapalit ako ng onko eh, sabi ko doon sa mga doktor, palitan niyo yung doktor ko, ayoko sa kanya. Kasi sinabi niya mamamatay ako within 3 years, hindi naman siya Diyos. Sabi ko sa kanila, kasi sinabi niya, pinalitan nila yung onko ko, iba na ngayon yung doktor ko. Kasi talaga sinabi niya na 3 years lang daw ako mabubuhay kung hindi daw ako magpapa-immunotherapy. Pero nag-undergo din po ako sa immunotherapy for 1 year. At yun nga, maganda din talaga yung resulta kasi natapos siya, nag-start siya ng March. Natapos siya ng March. Kaya nga po, umuwi ako nung April. Yun po yung Thanksgiving ko dahil nabigyan ako ng permit na makapag-travel na. Kasi talagang doon ko napatunayan na talagang God is good all the time. All the time God is good. At nagtiwala talaga ako sa kailangan malaki yung pananampalataya mo kay Lord. At saka lumaban, gusto ko talagang lumaban dahil para sa pamilya ko. Gusto ko pang umuwi ng buhay at gusto ko pang makasama yung buong pamilya ko ng matagal na panahon. Ayan, thank you so much, Mentor Chloe. No, grabe yung faith. And nasabi mo rin kanina na talagang pati yung magulang mo, no, ginagamit ng nanay mo, Ment, no, na 75 years. 78 years old na po. Grabe, pareho ng lola ko, 85 years old, walang mga iniinom na kahit anong maintenance, ano, nakakatuwa, ang lakas-lakas pa nila. And ayun, yes, sobrang nakaka-happy talaga yung mga kinikwento mo sa amin, Mentor Chloe, at naway mas marami ka pang matulungan, being agent of hope dito sa I Am Worldwide. At 1 week pa lang ako nag-take no, na wala mga nararamdaman ko, pati vertigo na alis di na bumalik. Amazing talaga. Wow! Thank you, Mentor Leigh, for sharing. 3 weeks pa lang akong gumagamit ng Amazing Pure Organic Barley, pero kita na po agad ang magandang epekto. Wow! Thank you, Mentor Susan, for sharing. Ako din po, umokay po ang creatinine ko. Wow! Thank you, Mentor Brian. Wow! Proud Barley user din po, Mentor Kim. Diyan bumaba, dyan bumaba ang sugar ko tsaka cholesterol pati yung sa oxygen sa utak na pagaling niya. Amazing talaga. Wow. Grabe no, yung mga mentors natin na user talagang proud na proud sa ating Barley product. So kaya nako, again po sa lahat ng mga watcher natin or viewers, I really encourage everyone na talagang mas maging ahente ng hope tayo sa lahat ng mga nakapaligid sa atin, pakilala man yan or hindi, maging ano tayo, agent of hope ng I Am Worldwide, no, katuwang natin ang ating company para sa pagpapakilala ng amazing green box na ito na kung saan sobrang dami talagang natutulungan. Again, I cannot emphasize more kung gaano ka-importante yung kalusugan natin. Sabi nga kanina ni Mentor Chloe, health is wealth. Okay, kasi kung tayo ay mahina at the same time sakitin, kahit gaano pa tayo ka-talented, ka-skillful, kagaling, pwedeng hindi tayo walang tumanggap sa atin, tama? Sa trabaho o ano man ang industriya na kinakalooban natin. Pero importante dito na ngayon, ma-prioritize talaga natin yung mga kalusugan natin. Again, sabi ko nga po, nasa pandemya pa tayo. Okay? Our main goal is of course to keep our health, to keep our health na talagang maganda. Okay? At the same time, yung mga kakilala natin, makatulong din tayo sa kanila. Kasi prevention, sabi nga daw, is better and cheaper than cure. Uulitin ko, mas mahal pong magkasakit kesa magpa-healthy. Tama ba, Mentor Chloe? Kasi yung iba, ano, huwag po kayong maging ano, no, allergy sa mga taong lalapit sa inyo at kayo ay share ng ating product. No? Hindi po namin dito priority yung ating mabebenta, kundi ang priority po natin dito ay yung tulong na maibibigay sa inyo ng ating amazing product. At
sisiguraduhin ko po, ito ay hindi mahal. Ito ay kayang-kaya, abot-kaya, pangmasa nga po ito eh. Bakit sa panahon ngayon, mas mahal po talaga ang pumunta sa hospital, magbayad ng lahat ng kailangan natin na bills, from the doctor's fee, from the laboratory, and from the maintenance, no, ng mga gamot natin. So anyway, ito naman po ay kumbaga maaaring makatulong talaga sa atin, no. Huwag na tayong sumama sa iba na pumipila pa. At the same time, ako naranasan ko po na makita talaga yung mga tao na hindi kinakaya ang mga bayarin at wala na silang magawa kundi isuko yung kanilang mga buhay. So ito po, it's really time to take care of our body, and huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Subukan nyo na ang ating amazing pure organic barley. So